yung mga nagbabaga, balitang, exclusive, scammer, nagparitoke ng mukha para takasan ng mga biktima, pero arestado pa rin. Iba pang nabiktima ng labas ka sa modus, dumulog sa otoridad, ID at dokumento ng mga biktima, ginamit naman ng mga kawatan. Fire volunteer patay sa sunog sa San Juan City. Mag-e-trike at e-bike at tricycle na dumaan sa mga pangunilansangan, sunod-sunod na hinuli at tinikitan, ang update live. Masaganang huli sa West Philippine Sea, ipinakita ng mga mangistang Pinoy. Project Layag, West Philippine Sea, formal nang inilunsad. Reserbang kuryente sa Luzon at Visayas, manipis pa rin. Department of Energy, iniimbestigahan ang sabay-sabay na pagpalya ng mga planta. Arrest order ng Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy, tuloy pa rin. Korte Suprema, inatasan ng Senado na magkomento sa petisyon ni Kibuloy. At diamond bats ng binibining Pilipinas at Miss Earth candidates, rumampa! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa itinuturong manggagancho na nagparitoke pa ng mukha at nagpalit ng identity para matakasan lamang ang kanyang mga atraso. Babae ang suspect, pero nagpakilala na ito bilang lalaki na silbihan ng warrant of arrest ng mga polis. Lehitimong supplier sa ilang ahensya ng gobyerno ng suspect na sinasabing tumangay ng mahigit 50 milyong piso na halaga mula sa kanyang mga naging biktima. Limang araw nag-surveillance ang QCPD sa isang bahay sa Pasig sa impormasyong naroon ng isang babaeng scammer. Sa inilabas na warrant of arrest ng korte, tinukoy ang respondent sa pangalang Beverly Santos. Kahit na isilbi na ang kanyang warrant. Ay, ako nga pala si PCMS Rafael ng QCPD, Quezon City. Nandito po yung pulis natin. Pakiulit yung pangalan mo. Sigurado ka? Alam mo ba yung nagtatapos ng pangalan na yung nakakasunod? Nagpakilala ito sa pangalang Alexis. Ang hindi niya alam na bistado na siya ng pulisya sa ginawa nitong pagpapalit ng mukha at identity. Ayon sa QCPD, isang lehitimong supplier si Santos sa ilang ahensya ng gobyerno. Kumuha siya ng mga investors para sa kanyang negosyo. Yung mga agency po natin ay may mga kailangan po mga item po yan. So, yun po, at mayroon po mga listahan po ng mga supplier ang mga agency natin. Halimbawa po, sa isang agency is kailangan ng mga office supply. So siya po ngayon ang natasan na mag-provide ng supply. Binibigyan niya ng ano, pero after na mag-invest ng mas malaki pa, doon na po siya nawawala. Kabilang sa mga nagreklamo ang mag-asawang biktima na nag-invest umano ng 30 million pesos. Pero matapos ang ilang buwan, ay tumalbog na mga checking inisyo sa kanila ni Santos. She was able to return. Parang twice, thrice, nakakabayad naman siya, though delayed. Hanggang sa hindi na magilap si Santos sa mga biktima nito, yun pala ay tumakas at nagparetoke na ito ng mukha. December 2023, pinaayos niya yung ilong ko lang, which hindi ko naman gusto kasi gusto ko lang munang makapag-isip dun sa mga pagkakataon na naipit ako. At may mga natatanggap akong pressure at death threats na. So, wala akong naging choice kundi kung saan ako napunta. Pero hindi ko po tinatanggi na nagkaroon ako ng fault kasi alam niyo na pag
naging makamundo kayo. Oh my gosh, imposibleng hindi namin siya makikilala. Walang nagbago at kahit mas marami pa siya ireretoke, kilalang kilala namin pag-i-itsura niya. At saka kilala namin siya for more than 20 years. Nananawagan naman ang mga biktima sa iba pang nabiktima na pumunta sa Police Station 9 ng QCPD para sa pagsasamba ng kasong large-scale estafa sa sospek. Z. Anambrosio, ABS-CBN News. Dumulog sa PNP Highway Patrol Group NCR ang dalawa pang biktima ng labas kasay scheme. Kinukumbinsi ng mga sospek ang mga biktima na mag-loan ng bagong sasakyan gamit ang kanilang mga pangalan. Pero kapag nailabas na sa kasa ang kotse, di diretso itong ibebenta ng mga sospek sa ibang tao. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Pangangailangan din po. May kambal po kasi ako. Tapos sakitin, hikain, ganun. Madalas po na hospital. Hindi po sapat yung kinikita namin mag-asawa. Nagpasaklolo na sa PNP Highway Patrol Group National Capital Region sa Kamkrami, Quezon City, si Alias Marie at iba pang mga nabiktima ng labas kasa scheme. Kwento niya, ginamit ng mga salarin ang kanilang mga ID at iba pang dokumento para makapag-loan ng sasakyan. Nagtiwala rin po kasi ako kasi kumpare ko po eh, tapos hindi naman po iba sa amin. Ang pangako po niya is hindi kami mapapahama. 10,000 piso ang binayad sa kanya kapalit ng paggamit ng kanyang mga ID. Ganito rin ang estilo ng panluloko na nangyari kay Alias Liza. Yung agreement po kasi is kami po ang ipapangalan sa kotse para mailabas po. Tapos po, yung kakilala daw nila, yun daw po yung gagamit. Parang magiging business daw po. Ayon sa PNP-HPG, modus ng mga kawatan na magpanggap silang car dealer at magbibigay ng pera para hikayatin ang biktima na kumuha ng sasakyan. Ginagamit rin umano ng salarin ang mga ID at dokumento ng biktima para makapag-apply ng car loan at makapagpalabas ng sasakyan sa kasa. Pero ang niloan na sasakyan, ni hindi man lang nahawakan o nakita ng biktima. Pag marilis na yun, hindi na ibibigay sa iyo. Tapos, ang mangyayari, ibebenta ng mura. Yung mga another victim na yung last touch sa tao ba, sila makakabili. Then, ipapaalarma, then marirecover ulit namin. Kaya paalala ng PNP-HPG sa publiko, mag-ingat, maging alerto at tiyakin muna na lehitimo ang katransaksyon bago magtiwala at magbigay ng anumang ID o dokumento. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, patay ang isang fire volunteer nang mapagsakan ng bahagi ng gumuhong bahay sa sunog sa San Juan City nitong Martes ng hapon. Nasa 80 pamilya naman ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Nagpapatrol, Liza Aquino. Walang patid sa pag-apula ng mga bumbero sa sunog sa bahaging ito ng Barangay Bati sa San Juan alas 5:30 kahapon. Nilamon ng apoy ang nasa 50 bahay. Umabot sa ikatlong alarmang sunog bago na apula mag-aalas 8 kagabi. Ayon sa BFP, nagliligpit na ng mga gamit ang mga bumbero nang gumuho ang isa sa mga nasunog na bahay. Nakaligtas ang ilan sa mga bumbero pero napuruhan ang isa sa mga fire volunteer na si Jasper Kenneth Oliver. Nabagsakan po siya ng flooring ng nanggaling po sa second floor ng bahay. Sinubukan siyang i-revive sa San Juan Medical Center pero talagang hindi na kinaya ng ating fire volunteer po. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamaan namin. Almost 4 years na kami magkakasama niyan. Hindi ba kapaniwala ang mga kamag-anak sa sinapit ni Jasper, lalo na't mahal niya ang kanyang trabaho bilang rescue personnel? Matagal na pong fire volunteer ni si CK. Sa amin kasi lumaki yung batang yan, kaya nakakalungkot na nangyari sa kanya to. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi ang sa headquarters nila eh. Tumawag na po ako sa regional headquarters kanina. Pinabot ko na po yung pangyayari at pinapaalam na rin po sa amin kung yung sitwasyon at magbibigay po ng tulong ang BFP-NCR po sa ating kasamahan mo na fire volunteer. Walang nasawi o nasugatan sa mga residenteng nasunugan pero halos lahat sa kanila ay walang naisalba. Si A. Cereso, una kasing isinalba ang mga alagang hayop gaya ng aso at ibon. Dalawa ko pong aso tsaka sa 50 po na ibon ko, 6 na lang po yung natira.
Parte na po kasi ito na po, bilhin namin, ma'am. Nahatiran na ng pagkain ang nasa mahigit 80 pamilyang pansamantalang nanunuluyan dito sa evacuation center. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang posibleng pinagmula ng apoy at kabuang halaga ng pinsala nito. Liza Aquino, ABS-CBN News. Ipinakita ng mga mangingisda ang masaganang huli nila sa West Philippine Sea kasabay ng formal na paglulunsad ng BFAR ng Project Layag, WPS. Layo nitong bigyan ng mas maraming ayuda ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. At live mula sa Subic, Zambales, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, paano mapapakinabangan ng mga mangingisda ang proyektong ito? Bernadette, mabibigyan ito ng mas malalaki at mas matitibay na bangka at iba pang fishing gear ang mga mangingisda para makapaglayag sila ng mas malayo. Sinimulan na nga itong gamitin at nakabalik na kami dito sa Zambales matapos ang isang araw na paglalayag at pangingisda sa West Philippine Sea. Mula sa Subic, Zambales, sabay-sabay naglayag ang mga tauhan ng BFAR kasama ang mga mangingisdang Pilipino patungo sa mga pangisdaan sa West Philippine Sea. Makalipas ang 6 na oras, naabot nila ang isang payaw kung saan ipinakita ng mga mangingisda kung paano manghuli sa pamamagitan ng handline o kawil. Ang payaw ay isang fish aggregating device na inilalagay at iniiwan ng mga mangingisda sa dagat para mapadali ang paghuli ng isda. Kinabukasan, naglatag din sila ng mga lambat. Masagana ang huli sa West Philippine Sea. Tunay-tunilad ang tambakol at galunggong ang kanilang nahuli. Wala namang namataang Chinese vessel dahil 33 nautical miles lang mula sa Pampang ang fishing grounds na pinuntahan ng BFAR. Pero kwento ng mangingisdang si Fausto, dati nang pinutol ng China ang kanyang payaw. Malaking panghihinayang, sir, saka ang pagod ng maghulog ng payaw, gastos pa, tapos ay nung aanihan na namin, saka naman nawala. Pag pumasok ka dun sa mismong Laguna Escalburo, talaga hindi ka papasukin. Pero pag sa pangingisda po namin sa labas, wala naman pong problema. Kaya payagan naman po nila, talaga pinagbabawalan nila yung pagpasok dun sa lagoon. Inilunsad ng BFAR ang Project Layag West Philippine Sea, kung saan namahagi sila ng aabot sa 60 milyong piso na halaga ng mga malalaking bangka, payaw at ibang fishing gear sa mga mangingisda ng Zambales. Sa datos ng PSA, mas dumami ang mga nahuhuling isda sa West Philippine Sea nitong nakaraang taon. Posible anilang nakatulong ang mga ayuda ng pamahalaan, magandang panahon at ang pagdami ng mga fishing boats sa West Philippine Sea. Pumalag naman ang BFAR sa inilabas ng isang Chinese publication na mapanganib ang mga payaw sa marine environment. Hindi po mapanira ang payaw, no? Ang mapanira siguro yung kapag nagkakaroon ng malawakang reklamasyon at nasisira yung ating mga coral reefs. So, pero itong payaw, isa po itong passive gear, environment friendly po ito. Nilalapitan ito ng mga maliliit na isda na pagkain ng mga malalaking isda. Sabi pa ng BFAR, hindi sila natitinag sa anumang tensyon sa West Philippine Sea dahil mandato nilang tulungan na iangat ang buhay ng mga mangingisdang Pilipino. Tiniyak naman ng mga opisyal ng pamahalaan ng patuloy na pagbabantay sa kaligtasan at kabuhayan ng mga mangingisda. It has to be interagency, as I've said, no? It's a combination of the government agencies. We have the security agencies of government. At kailangan lang naman na magtulong-tulong tayo. It cannot be done by one agency alone. Kung sino po yung nababagay sa pagkakataon na sila po yung nasa front line, ay sinusuportahan po natin. At nais ko ibalita sa inyo na ang Senate nagbigay ng 3 malaking bapor sa BFAR para bantayan kayo. Ang justification nila noon, gusto natin naming tumulong ang BFAR
sa pagpoprotect sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Nakadeploy ang 5 floating vessels ng BFAR para tumulong sa pagpapatrol ng West Philippine Sea. Bernadette, matapos dito sa Zambales ay magkakaroon din na regional launching ang Project Layag West Philippine Sea sa iba pang mga probinsya gaya na lamang sa Mindoro, kaya naman makakatanggap din ng tulong gaya ng mga bangka, fuel at ibang fishing gear ang mga mangingisda dyan. Bernadette. Maraming salamat, Jervis Manahan. Gretchen, pageant season na! Ano ang aabangan sa Binibining Pilipinas at Miss Earth? Ati B, ipinakilala na ang 40 kandidata na maglalaban-laban para sa 60th edition ng Binibining Pilipinas. Sumabak na rin sa rampa ang Miss Earth Philippines candidates. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Ito ang Diamond Batch of Beauties na lalaban sa 60th edition ng Binibining Pilipinas ngayong taon. Join Manny! Pigil-hininga ang 60 aplikante habang naghihintay na matawag ang pangalan. Pero sa huli, 40 lang ang pumasa sa final screening. Para sa first-time candidates, tagumpay na ang matawag na binibini. Binibining Pilipinas candidate is like one of my dreams. So like, I feel like this is my reality now. Finally, I'm part of Binibini. I am now already a Binibini. And I would say it's such a privilege already. Nagbabalik din sa Binibining Pilipinas pageant ang nagwaging best in evening gown noong isang taon at top 11 finalist na si Trisha Martinez. Pause muna ang kanyang career bilang dentista para muling habulin ang pangarap. I will be very technical about it. Last year, you've all seen the sweet Trisha, but now I will be more fierce. I will improve my passarella, and I am working towards on improving my communication skills. So there's no more holding back this year. Kumataw naman sa pagrampa ngayong Miyerkules ang 30 Earth Warriors na lalaban para sa Miss Earth Philippines 2024. Ibinida rin nila ang kanilang heritage community at advokasya. Nakilala ang ilan sa early favorites na nagwagi bilang darling of the press. Na sina Ira Patricia Malaluan ng Batangas City, Jaisel Andres ng Phil Community sa Rome, Italy, at Gwen Marie Perion ng Opol Miss Samis Oriental. Iba-iba man ang pageant, iisang pakay ng Filipina beauties. Ang ibida ang Pilipinas sa mundo at isulong ang pagbabago. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang tricycle drivers umaaray kasunod ng ulihan sa light vehicles na dumadaan sa mga pangunahing lansangan. At 2 patay na balyena na ispatan sa Siargao Island at Infanta, Quezon. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Buong araw pa rin manipis ang reserbang kuryente sa Luzon at Visayas kahit bumalik na ang 2 sa mahigit na 20 planta na bumagsak kahapon. Iniimbisigahan na ng Department of Energy kung bakit sangkaterbang planta ang pumalya, habang iniutos naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magtipid sa kuryente. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Laking pasalamat ni Shira Joy na hindi natuloy ang brownout kahapon, kung nagkataon kasi titigil ang kanilang negosyong water filling station. Sa ngayon, kailangan ni water eh. Maraming tao na kailangan kasi mainit eh. Oo. Minsan nga, yung tubig para kinakapos kami minsan kasi maraming orders sa ngayon eh. Bukod sa tubig, kuryente rin ang kailangan sa laundry shop ni Gina, kaya hiling niya huwag namang mag-brownout ngayong kasagsagan ng init. Kasi kawawa talaga, apektado ang mga ganitong negosyo. Kasi hindi naman ako pwedeng magtrabaho nang walang kuryente. Kasi lahat yan kuryente po eh.
Buti na lang at gumana na ulit ang dalawa sa 21 pumalyang power plants kahapon. Kaya yellow alert na lang o manipisang reserbang power sa Luzon at Visayas mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ngayong gabi. Nalinaw naman ng gobyerno na hindi sabay-sabay na bumagsak ang mga planta kung hindi dati nang naka-shutdown ang karamihan na pinalalalang ng pagpalya ng pagbilaw power plant. Meron pong karampatang penalties po yan at ang ating pong Energy Regulatory Commission ang nag-i-impose itong mga penalties na yan. Meron pong pangangailangan na baguhin yung mga penalties po. Pwede po natin pag-aralan yan at imukahi sa Energy Regulatory Commission na baguhin o taasan pa o higpitan pa. Nagpaliwanag na ang mga planta kaugnay sa biglang pagbagsak at nangakong susundin nila ang utos ni Pangulong Marcos na makipag-ugnayan sa Department of Energy. Iniutos na rin ng Pangulo sa mga tanggapan ng gobyerno na manguna sa pagtitipid ng kuryente. Ang NGCP muling umapila ng tulong sa mga consumer. Yung mga gawaing bahay na pwede natin ipagpaliban sa weekend na mas mababa ang konsumo kasi yung mga opisina sa ibang lugar ng trabaho ay nakasarado, doon natin ipagpaliban. Laking pasalamat naman ng Meralco sa tinatawag na Interruptible Load Program o ILP. Ano nga ba yung ILP? Ito yung paggamit ng mga malalaking negosyo kagaya ng mga shopping malls at pabrika ng sarili nilang generator at pansamantalang kumalas sa Meralco para maiwasan ang brownout. Mahigit 300 megawatts ang natipid ng Meralco dahil gumamit ng sariling generators ang mga malalaking negosyo gaya ng SM, Robinsons at Ayala. Kung hindi pumasok yung mga partners natin na mga customers na industrial at commercial at hindi sila nag-deload, malamang sa hindi Alvi nagkaroon tayo ng rotating brownout sa alas 2 pa lang ng hapon. Ang tanong, gaano kalaking dagdag singil naman ang sasaluhin ng mga consumer? Historically naman, dahil ang laki din naman ng nagsishare sa compensation na yon, maliit lang naman yung naging epekto. Wala pang 1 centavo yung epekto historically na. Kung sakali, hindi naman agad-agad maipapasa sa susunod na bill sa kuryente ang dagdag singil dahil sa ILP. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy pa rin ang arrest warrant ng Senado laban sa kontrobersyal na televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito habang hinihingin pa ng Korte Suprema ng komento ang Senado tungkol sa petisyon ni Kibuloy na ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya. Nagpapatrol, Willard Cheng. Inatasan na ng Korte Suprema ang Senado na magkomento sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para pigilin ng pagpapatupad at ipawalang bisa ang warrant of arrest ng Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig ukol sa alegasyon ng pang-aabuso laban sa kanya. Giit ni Kibuloy, hindi in aid of legislation ang pagdinig ng Senado at nang himasok na umano ito sa kapangyarihan ng Korte. The respondents in this case, they were required to file a comment within 10 days on the petition as well as the prayer for the issuance of the TRO and the writ of preliminary injunction. So right now, it's at that stage. We are awaiting the comment of the respondents. Kabilang sa mga respondents sa petisyon ni Kibuloy, sina Senate President Juan Miguel Subiri, Senador Risa Hontiveros, na Chair ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, at ang Senate Sergeant at Arms. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na nakahanda siya kasama ang abogado niyang si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na pag-aralan at tugunan ang anumang utos ng Korte Suprema. Hindi pa man nila natatanggap ang kopya ng utos ng Korte, tiniyak niyang susunod sila rito bilang paggalang at pagkilala sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan, bagay na inaasahan niyang kikilalanin din ni Kibuloy. Punto naman ni dating Senate President Franklin Drilon sa hindi paglabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema ay kinilala nito ang paghihiwalay ng kapangyarihan, maging ang proseso ng Senado at kapangyarihan itong magsagawa ng pagdinig at maglabas ng arrest warrant. Kaya mensahe ni Drilon kay Kibuloy, humarap na sa Senado. Wala pang pahayag ang kampo ni Kibuloy. Willard Cheng, ABS-CBN News.
Napadpad sa dalampasigan ang dalawang patay at naaagnas na sperm whale sa magkahiwalay na lugar sa Siargao Island at Infanta, Quezon nitong weekend. Sa mga video at litrato na ibinahagi ni Dads Ilustrisimo Negre, makikita ang malaking balyena ng wala ng buhay sa magpupungko rock pool sa Siargao Island sa bayan ng Pilar, Surigao del Norte noong Sabado. Ikinagulat ng mga turista ang dambuhalang marine mammal na natagpuan sa baybayin. Ayon po sa Coast Guard, isang sperm whale ang uri ng balyena. Ginamitan ng lokal na pamahalaan ng backhoe at dump truck para makuha ang balyena at mailibing sa landfill area ng bayan. Samantala, isa ring patay na sperm whale ang napadpad sa dalampasigan ng barangay Dinahikan sa Infanta, Quezon noong Linggo. Nagtulong-tulong ang Coast Guard, Substation Infanta at ang LGU para mailibing ito gamit ang heavy equipment. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, grabe pa rin ang init. Ano ba? May ulan pa ba tayong aasahan o patuloy pa rin ang mainit na panahon? Kabayan, tuyo at napakababa ng tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At pareho po ngayong araw ng Martes ang magiging panahon bukas. Kahapon po o ngayong hapon po ay umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index na naramdamang init ng katawan dyan sa Aborlan, sa Palawan, Katarman, Northern Samar, Dagupan City at Puerto Princesa City. At magpapatuloy pa ito bukas dahil magpapainit pa ang radio extension ng isang high pressure area sa may silangan ng Luzon at ang easterlies naman ang umiiral sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Webes, meron pong kalat-kalat na ulan bago magtanghali hanggang hapon sa Zamboanga Peninsula at sa Basilan. Pero maaraw at mainit naman maghapon sa ibang bahagi pa ng Mindanao, sa buong Kabisayaan at maging dyan po sa Palawan. Sa Luzon, maghapon ding maaraw pero sa oras po ng hapunan may aasahang mga posibleng saglit na ulan dito po sa may ilang bahagi ng Cordillera at ng Central Luzon. Wala ring aasahang ulan at hanggang gabi pa mararamdaman ang init dito po sa atin sa Metro Manila kahit nakalubog na po ang araw. Sa heat index forecast ng PAGASA para bukas, aabot po sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init dyan sa Aborlan, Palawan. 44 degrees naman sa Katarman, Northern Samar, sa Dagupan at sa Puerto Princesa ulit. At 14 pang lugar ang makararanas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius na init. Samantala, nakaranas po ng malawakang pagbaha ang United Arab Emirates matapos bumuhos ang halos 2 taong dami ng ulan sa loob lamang ng 1 araw. Nakuha ng video ng ilang Pinoy na naninirahan sa UAE ang malakas na pag-ulan na nagsimula noong Lunes. Lubog sa baha ang maraming sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Dubai. Pinasok rin ng tubig ang mga bahay at madalaking establishmento, maging ang mga istasyon ng tren sa syudad. Nagbalik naman na sa normal ang operasyon ng Dubai International Airport kung saan maraming incoming flights ang na-divert matapos ding bahain ang runways nito. Suspendido ang pasok sa eskwela at nag-remote work muna ang maraming opisina hanggang ngayong Miyerkules dahil sa masamang panahon. Ayon sa otoridad, 70 taong gulang ang naiulat na namatay sa isa sa Emirates ng UAE. Sang low pressure area mula sa Gulf of Oman at 7 cloud seeding operations ang tinuturong dahilan ng pinakamalalang pagbaha sa UAE sa loob ng halos 8 dekada. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Sa pagbabalik ng TV Patrol, eksperto hiniling na maisama ang DOH at FBI sa pag-regulate ng vape at e-cigarette dahil sa pagdami ng mga nagkakaroon ng lung injury. At premiere night ng Under Parallel Sky, sina Janela Salvador at Win Meta Win, dinagsa ng fans. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Arestado ang 2 Chinese national matapos mahulihan ng mga armas at manuhol pa ng 3 milyong piso sa mga pulis. Ayon sa NCRPO, pinalalakas nito ang operasyon kasunod ng mga ulat
na may mga dayuhan na may hawak na armas sa Pilipinas. Nagpapatrol, Michael Delizo. Matataas na kalibre ng mga baril, mga bala at granada. Ilan yan sa mga nasabat ng pulisya sa operasyon sa isang bahay sa isang subdivision sa Bambang, Taguig City. Target ng search warrant ang 24-anyos na Chinese national. Meron din mga nakuhang tactical vest, tactical helmet na may China marking, watawat ng China at mga luxury car. Paano sila nagkakaroon ng mga firearm? At saan nila ginagamit ito? We will be investigating and profiling and dig deeper to identify cohorts and kung ano yung mga activities including established motives. Isa sa mga kasamahan ng suspect ang inaresto rin matapos umanong suhulan ang isang investigador ng 3 milyong piso. Lumalabas na illegal alien din ang mga nahuli. Ayon kay Nartates, maraming natatanggap na impormasyon ng NCRPO na may mga dayuhan na may mga hawak na baril sa bansa. Patuloy na pinalalakas ng pulisya ang investigasyon at operasyon sa mga illegal na aktibidad ng mga dayuhan. They are being seen sa mga food restaurant, malls and even casinos, no, entertainment city with bodyguards. And sometimes they're using vehicle na may siren. Ayon kay Nartates, nakikipag-ugnayan ng NCRPO sa mga kaukulang ahensya at LGU para i-monitor, i-document at i-verify ang pagkakilanlan ng mga dayuhan kabilang ng mga nagtatrabaho sa offshore gaming operations. Sa ngayon ay patuloy ang imbestigasyon ng pulisya kaugnay ng mga posibleng krimen o iba pang illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga nahuling Chino. Michael Delizo, ABS-CBN News. Umaapela ang isang health expert na maisama ang Department of Health at Food and Drug Administration sa pag-regulate ng vapes at e-cigarettes dahil sa nakababahalang pagdami ng mga nagkakaroon ng lung injury. Sa bagong vape law kasi, nasa DTI na ang regulatory jurisdiction nito. Nagpapatrol, Ara Perez. Tumigil na sa paninigarilyo sina Ana at Perla. Saka naman lumipat sa pag-vape bilang alternatibo sa Yossi. Masarap kasi. Nasa point pa ako na talagang hinahanap-hanap ko pa. Kasi sa trabaho, pag-stress, pag sa bahay, pag-pagod. Tapos pag after kumain, lalo na yun. Nasa isip ko naman na talaga mag-quit. Yun nga lang, mahirap pa din. Yung sa pamilya ko din na, syempre, usok ako na usok, sila din naapektuhan din. Marami na mga pasyenteng nakakaroon ng e-cigarette or vape-associated lung injury o e-valley, lalo na sa mga kabataan. Sabi ng isang health expert, karaniwan nakararamdam sila ng hirap sa paghinga at mabilis mapagod kahit pa wala naman silang asthma, infection o ubo. Pinakikita umano nitong marketing strategy lang ang pagsabing less harmful ang vape. Mas mahirap nga yung paghinto ng vape kesa doon sa sigarilyo. Bakit? Kasi ang hirap mong i-quantify yung addiction na meron yung isang tao. Babala ni Limpin para ka na rin nagpapasok ng cancer-causing elements sa katawan sa tuwing nag-vape. Kahit doon sa medyo walang usok, no, napaka-konting usok, meron kang makikita doon ibang chemicals kasama ang mga metallic compounds, no, katulad ng lead. Nakasama yan doon sa usok na yan, and therefore it is not vapor, it is an aerosol. Mismong si Health Secretary Ted Herbosa nababahala dahil hindi na maibabalik ang epekto nito sa baga. Kaya nagagalit yung mga kaibigan kong doktor na wala daw akong ginagawa kasi nakikita nila yung mga pasyenteng yan. 16 years old, 15 years old, nag-vape, wasak na yung lungs nila, damage na. Sila ang gumagamot, so they want more action from me. Sabi ng DepEd, pinuputol nila ang ika nga silent pandemic na ito sa mga kabataan sa tulong ng prevention, cessation at public awareness campaigns na pinangungunahan mismo ng mga estudyante. Sa pag-aaral sa Pilipinas ng 2019 Global Youth Tobacco Survey, nakitang mahigit 14% ng mga estudyanteng edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng e-cigarettes. The interest now is vaping because they now come in flavors. They come now in bright new packages. We are lobbying to be able to conduct more
parent trainings. For some, they don't even know na yung pina-online store ng mga anak nila, vape na pala. Sabi ng mga eksperto, mabisang paraan pa rin para tigilan ang vape at sigarilyo yung cold turkey o minsan ang pagtigil sa bisyo. Dagdag nila, huwag matakot madagdagan ng timbang sa simula dahil senyales itong gumaganda na ang panlasa at pangamoy. Ara Perez, ABS-CBN News. Pagkatapos ng ilang araw na information campaign at paninita, sinimula na ng MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na mag-issue ng mga tickets sa mga e-trike, e-bike, pedicab at mga kalintulad na sasakyan na dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Live mula sa Pasay City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, sa mga nahuhuli, ano ang karaniwang katwiran nila na bakit sila'y dumadaan pa rin sa mga pangunahing lansangan? Kabayan, gaya ng gasgas ng alibay ng maraming mga motorista na nahuhuli ng mga traffic enforcers ng MMDA, hindi po namin alam eh. Pero hindi yan kinagat ng MMDA dahil tinuluyan pa rin sila nahulihin at tikitan. Kanina hanggang alas 5 ng hapon, kabayan, umabot sa 132 ang nahuling mga motorista ng MMDA at sa naturang bilang, 41 ang na-impound agad ng ahensya. Pero sa tanong, magkano nga ba ang multa sa bawat paglabag sa naturang regulasyon ng MMDA? Nako, medyo mabigat, kabayan, dahil 2,500 pesos agad-agad. Depende pa yan kung mayroong makikitang iba pang traffic violations ang isang motorista. Napaiyak na lang ang binatilyong ito na namamasada ng e-trike matapos mahuling dumadaan sa bahagi ng EDSA TAF sa Pasay City nitong Miyerkules. Alam mo bang bawal dito sa TAF sa EDSA? Nandang wala, 16, wala ka lisensya. Paano pa nagawa mga pili yan? Dumaan lang po. Kamama ko po. Personal service po. Lime pa lang po. Mahigit 3 dekada namang tricycle driver ang 72 anyos na si Romulo. Hindi rin niya pagmamayari ang ipinapasadang tricycle at nagbaboundary pa ng 200 pesos kada araw. Kaya mas inaalala niya ngayon kung kikita pa ba siya, lalo't mas limitado ang magiging ruta. Malaki epekto po. Malaki talaga. Kumisan, tapatabla na lang. Kumisan, walang boundary. Magkikusap lang sa may-ari po. Si Andy, 2 taon pa lang nagta-tricycle at aminadong walang lisensya. Wala po akong magagawa. Dito lang, Libertad, tapos sa San Andres. Sana pagbigyan na yung mga walang lisensya, kahit papano kumikita kami. Pero, giit ng MMDA, matagal lang may DILG Memorandum Circular patungkol dito. At sabi pa ng MMDA, nagiging sanhi rin sila ng aksidente sa mga lansangan. Kinwestiyon naman ng isang mobility advocacy group ang mga datos na inilabas ng MMDA kaugnay ng mga kinasangkot ng aksidente ng mga e-trike, e-bike at e-scooter. So kung road safety yung pag-uusapan natin, dapat mas pinagtutunan ng pansin ng MMDA yung kaso ng mga pampribadong sasakyan. Sa datos ng MMDA Road Safety Unit, nasa higit 900 ang mga aksidenteng kinasangkutan ng e-bike, e-trike at e-scooter sa Metro Manila noong isang taon, mas mataas kung ikukumpara sa higit 300 noong 2019. Tuloy-tuloy naman ang MMDA sa paghihigpit. Umaga pa lang, sunod-sunod na ang nahuli at natikitan. Ayon sa MMDA, 90 na ang nahuli at 19 ang na-impound hanggang alas 12 ng tanghali. Ang multa sa illegal na pagdaan sa National Roads, Circumferential Road at Radial Road, 2,500 pesos agad. Kung wala namang lisensya ang driver o walang rehistro ang sasakyan, automatic na i-impound ito agad. Matagal na po ito. Dapat nga Lunes pa kami nagsimulang maniket. Kaso in consideration with the strike, kaya pinagpaliban muna namin. Hindi naman kami nagkulang sa paabiso at sa public information dissemination. So hindi ho dahilan yun na hindi nila alam. Sa dami ng mga nahuli, lalo na ang e-trike gaya ng mga ito, mabilis na napuno ang mga tow truck ng MMDA. Kabayan, ayon sa MMDA, lahat ng nahuli at kinakailangang i-impound na sasakyan ay dinala na sa impounding area na ahensya sa Marikina City. Doon kinakailangang tubusin ng may-ari.
Samantala, narito po ang latest traffic situation hanggang sa mga oras na ito. Para ho sa mga galing sa Maynila at dadaan sa Espanya Boulevard, narito ang inyong magiging gabay sa traffic. Ang nakikita po ninyo sa inyong mga monitor ay ang bahagi ng Espanya, kanto ng Blooming Tree patungo ng Welcome Rotonda. Yan po ay boundary ng Maynila at ng Quezon City. May volume na ulit ng mga sasakyan dahil rush hour na naman at oras na ng uwian ng mga galing sa trabaho. Moderate traffic pa naman kabayan sa ngayon at umuusad pa naman ang biyahe patungong Quezon City. Kabayan. Johnson, yung mga nahuli bang mga e-bike, e-trike at saka mga tricycle, yan ba ay may mga lisensya ang driver o may lisensya ang kanilang e-bike o e-trike? At magkano ang tubos kapag sa mga pagtinubos mo yung nahuli? Kabayan, yung rehistro, karamihan dun sa lahat ng nahuli ay walang registration dahil hindi pa naman nagpaparehistro ngayon, bagamat yan ang goal ng LTO na irehistro ang lahat ng e-trike at e-bike sa bansa. Yung lisensya, merong ilang mga may lisensyang driver pero karamihan din ay wala, gaya na lamang nung 16 years old na nagmamaneho 16, ng e-trike, ipinamamasada, walang rehistro ang e-trike, wala din siyang lisensya. Sa kung magkano ang magiging pagtubos, 2,500 kabayan. Pero magkakaroon yan, mag-accumulate sa bawat araw na hindi nakukuha dun sa impounding area, kumbaga ay may dagdag. Sa 2,500 pesos kabayan. Tuloy-tuloy ba rin ba, Johnson, ang panguhuli kung sakasakali? Ang sabi ng MMDA, magtutuloy-tuloy yan, pero sa araw na ito kanina itinigil labandang mag-aalas 6 ng gabi. Pero bukas, ang sabi ng MMDA at sa mga susunod na araw, ganun pa rin ang magiging diskarte ng MMDA, manguhuli ng mga e-bike, e-trikes, pedicab na dumadaan o dadaan sa National Road, Circumferential Road at Radial Roads. Kabayan. Maraming salamat, Johnson Manaban. Kinatiga ng Korte Suprema ang Smartmatic matapos itong madiskwalipika sa bidding para sa 2025 elections. Sa kabila nito, hindi naman binasura ng Korte ang napanalunang kontrata ng Miro Systems. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Umabuso ang Commission on Elections nang hindi nito pinayagang sumali sa bidding para sa 2025 automated elections ang kumpanyang Smartmatic ayon sa Korte Suprema. Sa desisyon ng Supreme Court and Bank sa Baguio City, granted ang petisyon ng Smartmatic laban sa COMELEC. Ang desisyon ay isinulat ni Associate Justice Maidas Marquez at binasa ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. It held that COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids, without any reference to the eligibility requirements prescribed by its Bids and Awards Committee. It held that COMELEC implemented a discretionary pre-qualification regime antithetical to the Government Procurement and Reform Act. Nagsimula ang petisyon sa korte nang inihain ng Smartmatic ang kanilang hinaing laban sa COMELEC matapos silang harangin para sa halalan 2025. Pero sinabi ng korte sa desisyon na hindi ibig sabihin na may pang-abuso ang COMELEC ay wala ng bisa ang pinasok na kontrata sa Miro Systems para sa halalan 2025. However, despite the finding of grave abuse of discretion on the part of the COMELEC, the Supreme Court did not find it sufficient to nullify the public bidding or award of the contract. It cited considerations of equity, justice, practicality, and the doctrine of operative fact. This means that the law produced consequences before it was declared unconstitutional that cannot always be ignored or disregarded. So the doctrine nullifies the law, but its effects are sustained. Sinabi rin ng Korte Suprema na pwede pa rin namang sa mga susunod na halalan ay pumasok muli ang Smartmatic. As of now, Smartmatic can indeed, pwede po sila mag-participate in the next elections, pero subject rin to, let's say, if anyone files a disqualification case against them again. Iginagalang naman ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema, pero iniisip pa nila kung iaapela ang desisyon. Ang pagdedesisyon naman po ng COMELEC dito sa kaso ng Smartmatic ay para po sa bayan. Talagang tinignan po namin ano ba yung makakabuti sa bayan. Nag-exercise ng equity, nag-exercise ng fair play. Pero ikinatuwa ng COMELEC na hindi binasura ng Korte Suprema ang pag-award nila ng kontrata ng Miro.
Pinagpapasalamat po namin na kahit po naging ganyan ang desisyon ng ating Supreme Court, ay sinabi po na hindi makaka-apekto ito sa nakandak na public bidding, sa nai-award na kontrata, at sa ganun po walang hadlang sa pagsulong ng paghahanda ng COMELEC sa automation ng elections natin sa 2025. Sinabi naman ng Smartmatic sa isang pahayag na nagkaroon ng hustisya at mahalaga ang mensaheng dapat may due process. Sinabi rin ng Smartmatic na handa itong humanap pa ng oportunidad para makatulong sa modernisasyon ng halalan sa Pilipinas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Bahagi na ng Star Magic Family si Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Samantala, dinagsaan ng fans ang premiere night ng Under Parallel Skies ni Janela Salvador at Win Metawin. Nagpapatrol, MJ Felipe. Mula sa ground floor hanggang sa red carpet, walang hinto ang hiyawan ng tao para kina Janela Salvador at Thai actor na si Win Metawin sa premiere night ng kanilang much-awaited movie na Under Parallel Skies. Memorable project ito sa dalawa, lalo na kay Win na first time makagawa ng pelikula kasama ang Pinoy production. It was like a dream come true already for me. You know, I always dreamed to work with international actress. It's been such a long journey for both of us and for the whole team of Under Parallel Skies na since nagsimula kami sa film na to, and it's something that we're really, really proud of and we're excited for everyone to see. Present sa premiere night sina Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, Tambalang KD Estrada at Alexa Ilacad, Angie Salvacion, Brent Manalo at iba pa. Palabas na ngayong araw ang Under Parallel Skies. Lipad, katulad ng inyong mga pangarap. Formal ng bahagi Gary Valenciano. Kahapon, pumirma siya ng kontrata kasama ang asawa at co-manager na si Angeli Pangilinan, ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, Star Magic Head Laurenti Jogi at Alan Rial. Present din ang mga anak ni Gary na sina Paolo at Kiana. Espesyal ang inihandang pagbabalik tanaw sa apat na dekadang karera ni Gary. Looking forward na siya na makasama ang Star Magic Artists. What role will I play? It is something that they feel would benefit even the younger ones if I was a part of it. Kick off ng bagong era ng kanyang career ang inaabangang concert niya na Pure Energy One Last Time. Aminado si Gary na emosyonal siya tuwing nagre-rehearse sila. People will understand why it's called One Last Time, and people will take home that message with them, you know, and that's my main objective. Ang April 26 at 27 concert dates nadagdagan pa ng pangatlong araw sa May 10. Pero sa aming kwentuhan ni Gary, ibinahagi niyang game siya ulit na bumalik sa acting. So may possibility na mag-acting ulit? Mr. Yeah, I'd love, I don't mind. I wanna see the Hataw Na, remember that movie? You know, if we had a part two of that, yes. Now with the way dance has become so much a part of young people's lives, I think something can definitely be done. I mean, mapapanood ang buong panayam kay Gary Valenciano sa on-cue sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. MJ Felipe, ABS-CBN News. At susunod, sepulturero at habal-habal driver, timbog sa droga. At ina, arestado sa pangmamolestya umano sa dalawang anak na babae. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kaliwat kanan ang nahulihan ng ilegal na droga sa Metro Manila. Arestado ang isang sepulturero na nagbebenta umano ng shabu sa loob ng simenteryo. Nasita rin sa checkpoint ang isang habal-habal driver na magde-deliver umano ng ilegal na droga sa Pasig City. Aabot naman sa higit 3 milyong piso ang halaga ng shabu ang nasabat sa parking lot ng isang mall sa Paranaque City. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa loob ng Pasay City Public Cemetery Lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, nagkasasala ng operasyon matapos makatanggap ng tip. Nagpanggap po na bibili itong ating pong operatiba.
Then siya mismo ang nag-alok na kung bibili daw po ng shabu. Inilabas niya po agad yung item na ganun karami. Nabawi kay alias Kim ang higit 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 300 piso. Sa bahagi na ito ng sementeryo, nahuli ang lalaki matapos siyang makorner ng mga pulis. At sabi ng barangay, hindi nila kakilala ang lalaki dahil wala rin silang kontrol sa mga taong tumitira sa loob ng sementeryo. Ito talaga ang tao rito, come and go po. Ginawa naman ng aming mayor dito, nataas na ng mga bakod, pero nagagawa pa rin po talaga makapasok dito. Itinanggi naman ni Kim ang mga paratang laban sa kanya. Nagtakbuhan po yun, ano lang po yun, nalaglag po. Nalaglag po banda sa akin, kaya ako po naiwan doon sa may ano eh. Nagabulan eh. Hindi po sa akin yun. Talikot. Sa Pasig City, arestadong isang habal-habal driver matapos mahulihan ng ilegal na droga. Unang nasita ang suspect sa isang checkpoint. Bigla pong naging arugante itong suspect natin. Actually, sinipa niya yung isang pulis natin at biglang tumakbo. Nasukol ang driver kung saan nadiskubre sa kanyang belt bag ang halos 300 gramo ng shabu na may street value na mahigit 2 milyong piso. Sabi niya, magdi-deliver lang daw siya ng droga. Sa tingin ko namin, hindi lang ito yung unang beses na ginawa niya. Tatlong individual din ang naaresto sa parking lot ng isang mall sa Barangay Don Bosco, Parañaque City kahapon. Nasa bat sa kanila ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na aabot sa higit 3 milyong piso ang halaga. Napag-alamang 2 sa 3 suspect ay magkapatid at dati na rin nakulong sa kaparehong kaso. So inaalam natin ngayon kung anong grupo sila or organisasyon. Ang operasyon nila is actually dyan sa Parañaque. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Sinampahan na ang reklamong paglabag sa transportation of illegal drugs at illegal use of car plates ang driver ng van na naaresto kaugnay ng 1 bilyong pisong halaga ng illegal na droga sa Alitagtag, Batangas no Lunes. Ayon kay Interior Secretary Benor Abalos, nakakulong ngayon ang suspect sa Batangas Police Provincial Office habang naghihintay pa ng pagdinig. Samantala, matapos ang inventaryo ng PNP at PDEA sa nasabat na droga, bumaba sa 9.6 billion pesos ang estimated value ng kontrabando mula sa naunang estimate na 13.3 billion pesos. Na i-turnover na sa PDEA National Headquarters sa Quezon City ang mga nasabat na illegal na droga. Ba't kumunti? Sure, if you're going to look at yung kahapon kung nandun kayo, yun ang ano namin ni Chief, na yung chain of custody talaga very strictly followed. Nakita nyo, masikunin nyo ng camera, nasa kalye lahat, tinitimbang ito, nandun yung tatlong witnesses, no? Andun pati yung sasakyang katabi. So we just want to make sure na yung kasong ito ay talaga airtight po ito. Iniimbisigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang naiulat na pagdating ng libo-libong Chinese students sa lalawigan ng Cagayan. Ayon po sa tagapagsalita ng AFP, nakikipag-ugnayan na sila sa pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak kung may banta sa seguridad ng bansa ang umano'y pagpasok ng mga dayuhang estudyante. Pinaiimbisigahan din ni ACT Party List Representative Franz Castro kung totoo na mga estudyante ang nasabing mga Chinese nationals. Ilan sa sisilipin ay kung kumpleto ang kanilang mga dokumento gaya ng student visa. So meron tayo dyan how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? We are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to sir, no, pati yung CHED. Lalahok sa kauna-una ang pagkakataon ng France sa balikatan exercises. Ayon sa tagapagsalita ng 2024 balikatan exercises na si Colonel Michael Lohico, magpapadala ng isang warship ang France para sa taunang joint drills ng Pilipinas at Amerika. Wala aniyang visiting forces agreement ang Pilipinas at Pransya, pero pwede pa rin silang sumali dahil isasagawa ito sa labas ng territorial waters ng Pilipinas. 14 na bansa naman ang lalahok sa balikatan bilang observers, kabilang na po dito ang Japan.
For the French Navy, they will be bringing in the frigate. So the frigate will not be entering territorial waters. They will be joining the group sail, which is beyond 12 nautical miles, but within our 200 nautical mile EEZ. So we will not be seeing French boots on the ground. The participation is just the Navy. Samantala, iniimbitehan din ng Pilipinas ang Japan na sumali sa balikatan exercises sa susunod na taon. Sabi po ni Lohiko, nagpahayag na ng interes ang Japan na lumahok sa naturang aktibidad. Anya, gagahulin lamang ang Japan sa oras para maghanda sa nasabing drills ngayong taon. Kaya't magpapadala muna sila ng mga tropa bilang observers. Magsisimula ang 2024 balikatan exercises sa Lunes, April 22. Itinuturing na pangmamaliit sa integridad ng mga opisyal ng miyembro ng AFP at PNP ang pangihimok ni Representative Pantaleon Alvarez na iatras nito ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Sinabi niya na kapwa tapat ang dalawang ahensya sa konstitusyon, pagpapatupad ng batas, maging sa Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Militar. Dagdag pa ni Anyo, anumang pangihimok sa pag-alis ng suporta mula sa isang opisyal ng gobyerno ay di lamang irresponsable, kundi illegal at labag sa konstitusyon. Hindi rin dapat niya isinasangkot ang AFP at PNP sa mga isyung politikal, lalong higit pa para sa pagsusulong ng pansariling interes. Dahil dito umapela ang NSC sa Justice Department na pag-aralan ang posibleng legal na aksyon laban kay Alvarez. Kasabay nito, nagpalabas na rin ang liderato ng Philippine Navy ng opisyal na pahayag para igiit ang kanilang katapatan sa konstitusyon, chain of command at sa Pangulo ng Pilipinas sa harap ng ginawang pahayag ni Alvarez. Tiniyak ng ambassador ng Iran sa Pilipinas na ligtas na makauuwi ang apat na tripulanteng Pinoy sa barkong MSC Aris na kinugkob ng mga otoridad ng Iran. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nakausap na niya ang embahador at sinabi nitong kinubkob ang barko dahil sa koneksyon nito sa Israel. Anya, nakakausap ng mga kaanak ang mga tripulanteng Pinoy at maayos umano ang pagtrato sa mga ito. Tiwala din siyang makauuwi na sa Pilipinas ang mga seafarers sa loob ng isang buwan. Naglunsad ng drone at missile attack ang Iran sa Israel noong Sabado bilang ganti sa Israeli airstrike sa konsulada ng Iran sa Syria noong April 1, kung saan 16 ang namatay. Grabe naman yun. Nakakausap naman nila yung pamilya nila. Tinatrato naman sila bilang guests. For the seafarers, they keep saying, yes, they will be released soon. They will be released. They will be home in the Philippines. You know? So, sinabi ko, we expect that certainly within the month, makauwi na yan. Handa ng manindak sa mga sinehan ang ballerina vampire na si Abigail. Saludo naman ang co-star sa Batang Bida na hindi nagpatinag sa stunts at sa action scenes. Whose kid is she? A very wealthy man who's about to be $50 million poorer. 50 milyong dolyar. Yan sana ang inaasahang ransom money ng 6 na kidnappers nang dukutin nila ang batang ballerina na si Abigail, anak ng isang mayamang criminal kingpin. Lingid sa kaalaman nila, di pala normal na bata si Abigail. At isa-isa silang nalagas nang madiskubring siya pala'y vampira. Abigail is unlike any other vampire. It's a vampire ballerina that is terrifying but also kind of hilarious in that everything that she does is balletic. Ito ang unang pagsabak sa horror ni Alicia Weir na gumaganap bilang Abigail. Una siyang nakilala ng gampanan ng role na Matilda sa 2022 musical film adaptation nito. Kahit bata, di natinag si Alicia sa matitinding stunts at action scenes sa Abigail.
I had so much fun getting to transform myself into that character, and getting to do the stunts like you were talking about was so much fun. Bilib rin kay Alicia ang co-stars, pati ang mga direktor na nasa likod ng ilang sikat na scream horror movies. How long did she train for Abigail, and what can you say about this talented young actress? Well, she is extremely talented, as we found out when we were shooting in Dublin. You know, we went into this with a great script, but then Alicia was able to inform that character in ways I don't think we could have expected. And almost more importantly, she learns really fast. Inalala rin ang isa sa mga bida sa Abigail na si Angus Cloud na pumanaw nung isang taon dahil sa accidental drug overdose. I mean, I think that every moment on set and off with Angus was a special memory. I think that that's just who Angus is. I think that he really draws people in. He brings people together, and he's just such a compassionate and genuine person. Hiling ng cast and crew na tangkilikin ang kanilang pelikula na anilay kanilang labor of love. Palabas na ang Abigail sa mga sinihan simula ngayong araw. Susunod, inahuli sa pangmomolestya umano sa mga anak na babae. Kahalayan, kinukuna ng video at ibinibenta online. At ang mga gumawa ng crochet dresses ng Bini sa Grand Pantropico Day, kilalanin. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines ang red alert sa Visayas grid dahilan sa kakapusan ng supply ng kuryente matapos bumagsak nga ang dalawang planta nito. Nagsimula po yung kaninang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang alas 9 ng gabi. Ibababa naman ang naturang grid sa yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa NGCP, dahil dito ay posibleng magpatupad ng manual load dropping o rotational power interruption. Idineklara ang red o dinideklara ang red alert status kapag hindi sapat o kulang ang power supply para sa pangangailangan ng mga consumers. Arestado ang isang ina sa Misamis Oriental dahil sa pangmomolestya sa mga anak na babae. Kinukunan pa umano ng suspect ng live video ang kahalayan na ginagawa at binibenta ito online. Nagpapatrol, Nico Bawa. Pinaligiran ng NBI Human Trafficking Division ang bahay na ito sa Misamis Oriental matapos magsagawa ng entrapment operation laban kay alias Jackie. Nauna rito, isang ahente ng National Bureau of Investigation ang nagpanggap na parokyano na inalok umano ng babae na pakitaan ng live show habang minomolesta niya ang kanyang dalawang anak na babae kapalit ng 10,000 pisong bayad. Kinasuhan ng rape yung ating subject dahil ginagalaw niya yung kanyang anak doon sa dalawang minor victims. Sa bisa ng cyber warrant, nabawi sa cellphone ni Jackie ang mga maseselang video ng dalawa niyang anak na ibinibenta umano niya ng ₱500. So ang tatay ay walang trabaho na permanente. Yung trabaho ng tatay ay sideline lang. So ginagawa ito ng subject ng nanay yung pagmomolestya ng kanyang mga anak kapag wala yung tatay, kapag umaalis at nagtatrabaho. So tinatake advantage niya yung opportunity na kung saan wala yung tatay para gawin yung pangmomolestya sa kanyang mga anak. Sinagip ng NBI ang dalawang bata na edad 6 at 8 taong gulang. Pati ang bunso nilang kapatid na wala pang video ay sinama rin sa rescue. Dinala muna sila sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development para sumailalim sa counseling. Paliwanag ng suspect, kahirapan ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Masakit, sobrang sakit sir. Nagawa ko sir kasi minsan wala kaming kainin at naano lang ako sa pera sir. Kasi sinuyo ako ng foreigner na ganyan. Sa bagong batas laban sa online sexual abuse, obligado ang mga online platform at payment system na isumbong ang mga kahinahinalang transaksyon. Kung may nakikita po yung money remittance service,
yung social media accounts na kahinahinalang transaction or activity sa inyong account ay nire-report ito sa mga law enforcement agency. So doon po lamang ay magkaroon na po sana sila ng takot na sooner or later ay madidiscover yung mga ginagawa nilang pamamolestya. Bukod sa kasong rape, kulong si Jackie sa kasong child abuse, human trafficking at online sexual abuse. Nico Bawa, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, patok ngayong summer ang mga budget-friendly pasyalan. Bukod sa abot kaya ito, di ka rin lugi sa ganda ng mga lugar. Nagpapatrol, Gracie Rutaw. Ngayong tag-init, the best sa mag-swimming. Don't worry kung limitado ang budget dahil pwede ka nang magbabad sa tubig kahit sa halagang 10 piso lang. Dito sa Pampanga, sa bayan ng Florida Blanca, sa halagang 10 pesos lang, may ani swimming ka na! Kasama ng malinaw at malamig na tubig, ang magandang view. Si Maricel, bumiyahe pa mula sa Bataan para mag-swimming dito. Sobrang good ang water nila kahit mainit, hindi ka mapapasma! Perfect ang lugar para mag-relax at mag-bonding kasama ang pamilya. Habang hindi po busy sa school, siningit lang po. Affordable po talaga. Kaya if kasama po yung mga friends, sure na mag-e-enjoy po talaga. Nagbabantay naman sa paligid ng ilog ang mga barangay volunteers bilang lifeguards at para mapanatili rin ang kalinisan sa lugar. Yung mga tanod ko, pag ganito po, round the clock po ang pag-ikot. Saka po yung pag-inom dito, may kontrolado po. Bukas ang Telasic River mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayagan din ang overnight, basta't maagang ipaalam sa mga opisyal ng barangay. Sa bayan ng Porac, hindi na kailangan pa ng bayad sa entrance dahil libre ang maligo sa Tago Falls. Tago ang tawag dahil nakatago ang malaparaisong ganda ng talon. Sa Davao City, dinaragsa rin ng mga turista ang mga highland vacation spots para makatakas sa init. Makikita ang Sea of Clouds sa Sonnenberg Mountain View sa Barangay Marilog proper. Meron ding Jacks in the Sky na bagong atraksyon sa lugar. Much better pa rin dito kaysa city kasi nga nafe-feel mo yung lamig. Di mo naiinda yung init kahit may init kasi malamig siya. 100 pesos ang bayad para sa sightseeing at 500 pesos naman para sa day tour na kasama ang paggamit ng pool at pagkain. May Japanese-inspired attractions din sa Marilog District, kabilang ang Zen Garden at Japanese Story Gate. Ang resort ay may heated infinity pool at mga pahingahan para mag-relax at ma-appreciate ang kalikasan. Gracie Rutaw, ABS-CBN News. Proud ang isang fan ng P-pop girl group na Bini na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ang napiling gumawa ng agaw pansin na crochet dress ng grupo. Sa mga ipinadalang larawan ni Bayan Patroller Maricel Sombrio, mano-manong ginansiryo ni Maricel kasama ang kanyang nanay, kapatid at mga kaibigan, mga makulay na mga damit na sinuot ng Bini sa Grand Pantropico Day. Sa ASAP natin to noong April 11. Nice! Kwento po ni Maricel, sariling disenyo nila ang mga damit at inabot sila ng 4 na araw para lamang matapos ito. Wow! At kasabay po ng pagbuhos ng papuri sa outfit ng grupo, nag-trending din ang Grand Pantropico Day ng binansagang Nations Girl Group. Yung naging challenge po namin talaga ay 8 members sila. Kailangan namin mag-produce ng 8 na magkakaibang look. Pero pag tinignan mo sila as a whole, magandang tingnan. Parang cohesive yung buong look nilang 8. Yan ang pagmamahal. Labor of love. Mahal talaga yan. Mahal yan. Manual yan. Ideya ng fan na mahal niya talaga yung idolo niya. Sino libre ba yon? Libre? Libre yon for sure. Ay, di ba natin fan yan? Ha? Hindi natin fan. Bakit susuot ka ba ng crochet? Sombrero. Sombrero. Kurbata. Kurbata pwede. Huwag crochet. Kurbata yan. Diba? Pwede. Yung panyo mo pwede yung crochet. Yan. Talaga ha. Gawa niya si kabayan na. Maanuwari sa mukha yun. Susuotin mo na. Gusto mo mahilig ka sa makulay, di ba? Pupunta rin sa Davao yung pinakita mo. Maganda doon ha. Ang ganda ng resort. Pag ganun yan. Ili. Ili. Yun ang sinasabi kong resort. Pag sinabi mo resort. Ano?
Dapat may nakikita kang view. Yun. Wait, totoo ba yun? Hindi naman. Ay, may resort. Sa akin, hindi resort yun. Ano na? Swimming pool lang. Swimming pool lang. Oh. Ang resort may view. It's either dagat. Or bundok. Bundok. Ilog. Mm-hmm. At kabundukan. Yeah. Hindi pwede may swimming pool at slide. Hindi pa resort yun? Hindi, pero totoo. Maraming mga bahay sa Laguna ngayon. Pinapatayo. In a market na resort. Oo, tama ka, bahay lang. Antipolo din. Antipolo din. Oh, na resort. Oh. So may Mount Makiling. Dahil mainit ang tubig doon. Resort. Oh, they resort to that. Para maging negosyo. Hindi, pero sinasamantala nila. Ang problema, mainit ang tubig doon. Ay, mainit ang panahon. Mainit ang panahon. Witty ang isa dito. Okay na. Witty. Yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Omagadia. He's witting na. Ano sinabi ko sa inyo? Gilito na. Sako mo yun. Witty, he's witting na. Ano? Witting? Witting. Ano yung tinatayaan? Witting. Girl, tatapusin mo yan. Ikaw naman. Kaya mo yan. Pakiposas nga rin. Kaya mo to. Kaya ikaw, ikaw na. Witting, witting. Saluhin mo na. Okay. Yan na. Mukha na babawi ka daw bukas. Alam mo, gumagaling siya. May dictionary kasi yung pinanaman. Ayaw ko pala, para sa iba pang balita, mag-log on sa ABS o sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano. At napapanood niyo na rin po ang TV Patrol sa All TV HD. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa TV Patrol. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!